like Alice, and you might win that matchup. Napaka so, old school niya, yeah. And for a good reason, di ba? Yeah. Again, ang stinger pa rin dito sa Signal Ultra is yung Angela. Like, okay, maganda, may panghuli, madami sila panghuli. Madami, napaka-mobile ng lineup ng execution, pero may Angela pa rin sa kaliwa. Yeah. Which is great for early game na control para makontra yung mga mai-stun ni Etomax. Yes, yes. Pag may na-stun si Etomax, sige, lipadan natin ng hard guard. Yes. Diba? That's right. At this time, hindi siya katulad nung Angela ng Signal Ultra kanina, we're in. It was a support. Then again, nandito na tayo. Game number 4, match point para sa execution is this. The final welcome match na lalaruin ng Signal Ultra sa MPL Season 6. Sa mga sumusuporta sa Signal Ultra, lagyan nyo na din. Hashtag Ultra Kalmado. At syempre naman, for execution supporters, hashtag Exeshot. Kaya pala, no? Kaya pala Exeshot. Magsasakuragi pala siya. Tama si Chak naman. Mayroon kang Chak Mamba. Oo. To take that last shot. Ang hockey ng rebound. Sakang tunay na inyo, Chakuragi. Sakang tunay na henyo. Makikita niyo mamaya. No? Makikita niyo mamaya ang tunay na henyo. Pero so far, again, I still really commend Signal Ultra. They are... Yung mga games na napapanalo nila laban sa execution, hindi siya sobrang one-sided. Yeah. Nangyayari lang siya siguro dulong-dulo na. Pero talagang laban talaga, hindi siya yung... It's a, sabi nga nila, it's a blow-blow. It's a blow-blow. Oo, di ba? Blow-by-blow ang aksyonan. Kumbaga, palitan. It's a rally for both teams. So, kahit pa sabihin natin na, ano, na nanalo ng magandang, dominant ang execution ng game number 3, it still is winnable para sa Signal Ultra. Nakakita tayo na malupit na performance pa rin. Tignan natin. Nga lang, and when this draft, again, they have a lot of synergy. Madaming synergy na nabubuo sa lineup ng Signal Ultra ngayong draft na ito. An execution, they're supposed to be the early game team, pero medyo sila ang nape-pressure dito sa mid lane. Let's get our Chakno on the back lines. Ejector could be good. But to be careful about this. Okay. Yan na naman, pinaka-slow. Sujin, actually, medyo mas palag, no? Mas palag yung laner Angela kumpara kanina. I think support, so. Support Angela. Well, nag-lane din naman si Imba DJ, pero kasi nag-support, nag-average. Si Tsuji na kasi to, eh, no? Iba yung pag si Imba DJ as your captain sa Signal Ultra ay nakakaikot siya sa mapa. Oh, right? That's what I feel like. Exactly. Again, average on that Angela means bawat love waves niyan. Ching! Ka-ching! Bones gold. And Max on the mid lane. Ayun na nga. First blood going in favor of Signal Ultra. Si Hades pa ang nakakuha nun. So that's amazing. However, level 1 lang siya. Level 2 pa lang siya. This is because of the fact na nadali nga na konti yung yes buff. And support naman yung namatay. So Hate is still farming. Yep. Habang nangyari yung mga bagay nito. No. Hate. Ooh. It's gonna hurt. Magkakuha siya ng level 4 soon. Siguro after ng isang buff. At si Hades naman na nandito sa gitna. Pana, yep. He's gonna be flying away. No, that's fine. There denial. You go. Denial. Did you see that? Yep. Denial yung EXP? Full denial. Wow. Oh! Ah, bumalik! Okay. Woo! Kinabahan si Hades doon. For sure. At lumalamang na si Hades ngayon. He's level 4 as of this moment. Nakakuha na siya ng double buff. Hades is just level 3. Siyempre si Hades pupunta siya sa Kramer into the Crab Coin, para mas maganda nga naman yung start para sa kanya. So, mag-inflate talaga progression, I'd say, nitong si Hate. There you go. Again, Hate is still looking pretty good. He's level 5 kumpara sa level 3 ni Hades, surprisingly, no? Oo. Medyo surprising yun. And of course, we're gonna go into a bit of a technical pause again for connectivity issues. So, chill lang tayo mga tol. At abangan nyo, baka may lumabas dyan sa baba ng screen nyo. Alerto. Alerto lang tayo. And wag din natin kakalimutan na from October 27 to November 13, mag-login lang kayo sa laro. At mag-participate dito sa Trickster's Village event. Yeah. And get Halloween candies for treasure spins. Bawat spin mo ay magkakaroon ka ng chance makuha ng Teresa Special Skin Hammer Giant. And yun. For sure. Siyempre, pwede mo rin isend ang 10-26 login MOBB, comma, win a skin with your account and server ID in the comment area. We will draw some lucky winners, by the way, para manalo ng Lightborn Overrider ni Granger. The Granger. So, comment nyo na yan, guys. 10
Bet-26, log in, MLBB, win a skin. Yep. Again, Granger, medyo abangan nyo, posibleng mabuff palalo yan dahil sa mga papatating na patch. And that's been... Siyempre, gusto mo may Lightborn ka. Diba? Lightborn yan eh. Siyempre naman. Diba? Lightborn. Tsaka yun yata yung... marami pa ng mga gandang Granger skins. Madami. Pero siya yung pinaka-expensive. Oo, siya yung pinaka-expensive. Tsaka pinaka-maporma. Tsaka pinaka-maputi. Tsaka part siya nung Lightborn set. Ang kulit nga, di ba si Bug, ginamit mo di ba si Granger? Ang emo niya, di ba? Ang lungkot niya. Ang liko niya. So, gamit po tong skin, sobrang white, elegant di ba? Parang, diba? Yan. At least, pag tinignan mo siya, hindi siya ganun kalungkot. Oo. Chujin! Look at this! Look at hate! Nako po. Nakita mo naman, almost makakatakas lang si Chujin dahil hindi siya ito naman nakata ng execution. Pero hindi si Bensanity. Sharing of frame ba, DJ? Pero si Sagitno, nandun para iligtas sa kanyang tropa, peeps. Exactly. They're safe. Lalaman yata. They're stalkers na. Stalkers. Uy, teka! Okay. May ano talaga, Min? May Kufra diff. Alam mo yun, may difference eh. No? Oo. Iba talaga, or maybe yung follow-up lang ni Imba DJ, he was trying to focus on getting yung mga truck, yung mga tank. Gandang araw na tumama pero walang follow-up. Ben Cutie, obviously, dahil ang kanya katapat ay Leo Mord, hindi ganun ka-pressured. Mm-hmm. Ang Alice, Ben Sanity, tumama yung kanyang stun kay Etomax. Etomax probably will be safe here. Or, Episode Blades, nice dash. Nice dodge. Gusto na garode. At si Hades, mas napa-overcommit. Nandito na si Chaknu. Eto na, sumunod na! Combo from Execration! Beautifully done! Pag nag-combo si Chaknu, halos sure. Oh my God. Halos sure na may mangyayari. Target locked eh. Iba eh. Iba talaga eh. Again, kanina, ambahan lang ang nagaganap. Pero ngayon, full-on fight. Yes. And again, Itumax, very good escape dun sa fight na yun. Yeah. Trying to catch up lang dito ang Signal Ultra with a 1,000 gold lead for Execration. 1,000. Indeed, Chaknu, just scouting this area. Hindi yata nila ibibigay yung purple buff. Eh, pana. Natama dito kayo ba, DJ? Turtle ang sagot ng Execration. Mm-hmm. You have to watch out para dun sa Joey. Nandun na nga sa backlines. Na? Maghanap ng may ejector pero yung Turtle ay makukuha na ng Execration. And staying dito si Chaknu. Nandito rin si Etomax. Pana. Hades? Giving it fly. Walang tatamaan. At nagulo na naman nagulo yung Bops. Na naman. Exactly. Hate is level 7. Hades is level 4. 6, kaka-6 lang. Kaka-6 lang, oo. Pero Chaknu, ngayon, Bensanity, great Tyrant's Rage. Tayo na tumakbo with the Chaknu, with the Flicker. Napa-offer kami. Tempest of Blades, gagamitin ni Hades na Angela na rin. Na ultimate ginamit doon. Sa gito, try to survive this as well as Etomax. Napag-flicker pala yun. Nandito na si Hate. At yun, sa bandang baba, nakakuha na sila nakill doon sa Kufra. Etomax still alive. Nakapunin ano sa gito. At may damage output na nga sila. Hate, lalapan pa ba? Oh, kailangan mag-ingat dito. Cancel nga, pero may Phantom Execution na ginamit. Nandito na si 8, nag-dash papunta, pero yung Tore, inatake siya. Kaya nga naman, ang Signal Ultra mapapanish ang Execration dun sa gitna. Great micro moves here from Signal Ultra in the mid lane. Mga gamunti ka ng mamatay. Oh. Gabuhok! Literal na gabuhok ang mga buhay. Yeah. Pero nakatakas pa rin at nakabawi sila laban kay Hate dun sa gitna. Nadedelay man nila si Hades. He is 2-1. Samantala, itong si Hate is 0-1-2. So, I think in terms of farm, baka nakakabawi na konti dito si Hades. Although naman lamang pa rin si Hate. Lamang pa rin, syempre. And here we will see na ang Execration, they are slowly slowing down. Dahil dito sa medyo mahirap din galawan, kontrahin na mga moves mula sa Signal Ultra. Now, top lane, Chaknu, Unstoppable Force. Ooh. And follow up, talagang gigil ang X eh. Indeed. Oh! Pero yung Execration, maganda na hindi sila napupushan ng lanes. I think both teams, kailangan nilang i-secure yung kanilang mga tore para more farm for the map. Bensanity spotting out Hate na nagtitake ng jungle camp going for Etomax. Combo is there. Hades nag-follow up at nakakuha nga sila ng kill. That's what we want to see there from Akufra. Bensati, great play. Chaknu, Unstoppable Force kay Imba DJ. There's the Ejector kasi nandun si Sagitno. Inilalayo lang nila sa Turtle. Pero makakuha pa rin yata yung Turtle ng Signal Ultra. Yun ang kayong mangyayari. Benny Cutie, nandito na. Rhea. Sinaniba na rin ng Angela. Angelord. Combo. Indeed, Benny Cutie with a stun. At yun yung sinasabi natin na instant stun. Wala doon sa Alice. Very scary at this point. Ang gulat talaga. Ang stun na yon against very mobile heroes tulad ni Ling.
Chuck Noob. Flicker, ejector, okay. No follow-up stun. Hindi tumama yung pana. Pero yung Tore, mapapatumba pa rin. Tapos sabay kuha ng buff ang Execration. Small victories for Execration na nagpa-pile up unti-unti at lamang sila ngayon ng 1,000 or more, even more. At yung mga maliliit na bagay na to, sinasabi namin, medyo malaking bagay if you think about it. Hades will not have a purple buff in the coming fight. Kahit na meron siyang, meron, kahit meron kang turtle buff, kahit meron kang orange, kung hindi ka naman makagalaw, hindi ka makapunta sa target mo ng mabilisan. Nakukulangan right. din. That's right. So, tingnan natin kung maging effective pa rin ba ang laban ni Hades dito sa link na to. Heptasis for hate already. Nakaabang sa orange buff ang mga members ng Execration. Sino ang pupunta dyan? Pero nandito sa top, si Hate mag-isa na ako po. Napitas na nga ng signal ultra. Well, nandun nga pala si Jack, no? Pero hindi siya makatulong. Ito na, Angelord combo. Sabi ng Execration, Mamba out na lang tayo. Takbo na lang. Para naman masayang yung Phantom State as well as the ultimate from the Angela. Nag-abol pa rin si Rhea dito. May punishment pa ang Execration. Ako po, it's a 2v1. It's a 2v1. Bigla, Benny Cutie, nawala na kay Angela. Ang taas ng damage output ni Benny Cutie na dito dahil meron siya na knockout na purple buff. Top lane, ginagaw nila si Hades pero kulang ang catch-up ng Execration. Benny Cutie, laban pa rin. Natatagal na ang ultimate ng Alice at dahil dyan, pinangbubuli na nga ni Benny Cutie. Basta may purple buff ka, halos sure na lagi kang may ultimate pag ikaw ay isang Alice. Exactly. Oh. Meron makakuha ng orange buff. And sinecure na nila, no? Tatlo na yung pinang-secure nila dun sa buffs. Kita mo ang sakit ni Benny Cutie, slowing down Ben's sanity. Ngayon, sagit, makapag-push na lang sa top lane. Hades, sagot pa rin naman. Sakit na rin na yung tail ngayon. Yep, Dragon na yata. Tail. Feeling ko kaya na din niya. Kaya na niya sumabay mamaya. Again, we're still looking for that. And Angela kanina, medyo nahulog lang yata sa kabayo nung sumakay. Hindi niya, nagulat siya, dumalon daw eh. I like this from Execration. Double Oracle ang ginawa nila laban sa magic damage, syempre. Na Angela plus the Valir. That's it. That's beautiful. 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 Nakakaw na naman ng purple buff samantala si Benny Cutie. Ginugulo lang si Hades dito. Kaya ba niyang mag-survive? Meron siya flicker. Yun na nga. Sinakas sa Tempest of Flames, Benny Cutie! Nakuha pa ng outplay laban kay Hades. The flicker. Moves. Using it as fade away, tapos nag-flowing blood. Flowing blood, at ang sakit ng damage na ngayon. Kala mo sure, ano na? Sinakto niya yung flicker sa Tempest of Blades. Yep. Tapos may punishment kay Rhea. Si Chujin lumabas. Chujin, bonus round. Naku bonus po. Round nga ba? Pero Ben Sanity will be here. Sa gitno, tatakbo. Nandito na si Chakto. Kailangan mag-ingat na single ultra. Nakapag-push na. Flicker in. Ben Sanity, ang gandang ultimate noon. Pero walang follow-up. Siguro yung tulak na lang ni Valir. Not gonna be enough against Execration dahil butas na nga yung magic defense ng Exe dahil sa mga oracle nila. And yun nga yung effect ng item na yun. No? Beautifully done. Here we go with the Gillette Instant Replay, by the way, with the beautiful outlay. Akala mo sure na eh. Alala mo, pasok na eh. Ganong kakapal pa yung buhay niya noon. That's ni Hades. 30%, 40% HP, pero... Isang ano lang yun. Isang flowing blood lang yun. Beautiful. Grabe, no? So, ganun na ka, ganun yung estado. And check the items. Ito na nga yun. Best top net worth pa naman si ano doon, si Benny Cutie. That's right. Kaya pala. Kaya Clap pala ganun ka sa akin. Naka-tranchon pa. Oo. Exactly. Napakaganda. So, Enchanted Talisman works wonders dahil ito yung ano, nagbibigay sa kanya ng instant mana regeneration tapos naka-demon shoes pa siya. Kaya unli din yung ulti niya. Unli talaga yung ult. Like, permanent. Huwag mo na i-off. Bakit mo i-off, no? It's really scary now. Yeah, ahead pa rin in XP, of course, will be the jungler that is Hate. Ang winter, ang yaman. Kompleto na halos. Mystery shop, of course. Aiding him out. On top of the fact na malakas ang Hades at Sabo of course. Hinabol dito, pero may nandito sa gitno. Chakno has to be careful. Mamamba out na nga. May love waves na ginamit. Ulti na rin dito ni Rhea. Ben Sanity, short range. Tyrants? Revenge? Pero hindi niya itutuloy. Dito sila. Going for the purple buff. Chakno, o sino makakuha nun? That is gonna be Hate. So in the end, Execration pa rin ang nakalamang sa mini skirmish na yun. Hades, orange buff na lang ang makukuha niya. Pero syempre, mas gusto niya yung purple buff. Of course. And Lord na ang magiging susunod na target dito. Hades, of course, meron naman yung Finch Voice. Makakatakas at makakatakas. Eventually, now they will have to go for the Lord area. Nag-setup-setup na ng traps. You know, E2 max. Nakikita mo yung pagiging mahirap para sa Ling nang wala siyang purple energy, buff. Energy. Grabe. Sobrang... Ang daling maubos. Sobra. And alam ng Execration yun, kaya lagi sila din na camping
sa mga purple buff sites. Not to mention, syempre, meron din silang Alice na gagamit ng maayos nun. Scary stuff para sa Signal Ultra dahil ang ganda na ng na-establish ng execution dito en route to advancing into round number 2 into the semi-finals nga naman. Or the quarter-finals, exactly. And here we are, one okay. Big Tyrant's Rage pero single target lang. Chakno yan ah. Gets away. Now, very good sa backlines. Nakita mo naman yung ultimate noon. Imba DJ, nasasaktan na sila. Malaban. Ako po, naipit sa likod. Si Benzardi, napaflicker papuntang kaliwa pero mapapunish pa rin. Valir na rin ang mapapatumba. And now, Tempest of Blades. Can't get a kill. Makakaisakay, Lancelot. Katulong nga naman nung ating Leo Mord. Lumalaban si Sagitun. Dandun na kayong lifesteal. Chakto with a flicker. Kaso, hindi na konekta yung ejector na yon. Napatay na nila yung Leo Mord. Nakita rin nila yung follow-up kay Chujin. Hey, this will survive this. Pero siya lang ang nabuhay. Ang nabuhay ay yung carry ng Signal Ultra pero ang kapalit yung apat pang ibang membro. So, execration for sure will push mid. Baka natapusin pa. Baka ito na yun. Baka ito na yun. Imba DJ, mabubuhay pati si Insanity. So, sabi na execration, back muna. Muna. Relax. Relax. Okay. Chill. Pero again, Insanity, kinuha na agad lahat ng minions going for the dive, Hades. Tempest of Blades, connected dito. Benecuti will have to back down. Pati na rin yung dragon form. Execration. Scary stuff. Pero nanakawad pa rin nila na purple. Never ever give the purple. Yun ang kwento dito ng execration. Para kay Ling, eh, no? Talagang altaas ng priority nila dito and sobrang effective. Hades cannot move around the map because of this. Exactly. At yun na lang kailangan nyo gawin. Eh. I-gimp nyo yung main carry ng Signal Ultra at i-outplay nyo, ispaman nyo ng ultimate mula sa Alice, mula kay Hate. Diba? Bang ispaman nyo ng arrow. Ang sakit pa. It's working well. Ang mas masakit pa doon, binibigay sa Alice na used, na gamit itong purple buff na to. So much damage output for Benecuti. I wonder kung gaano nakalakas yung damage output. Yung pinakamahal na, yun nga eh, na magic item na kuha na niya. And win condition dito ng Signal Ultra daw, Hades pa rin. I mean, as much as medyo napilayan yung ano niya ngayon, yung Ling niya ngayon because of the lack of the purple buff, kailangan siya ang mag-shine. Kailangan siya ang manghabol ng targets. And he needs to finish off. And be in sync with his team. Ganda pag-agamit ng Dragon Form para Oh! Ayun na! Still going to be Hades to get the last hit. Naku pa na kill para si Benecuti. Tinatapos na yata. Napatay si Hate. Chakno with the Cyclone 9. Hahabulin pa rin yata. May isang cannon! Will Benecuti end this? Hades, makapag-recall sila. They will be safe for now. Oh, hindi napigilan yung mga back. Hades pa rin ang naka-last hit. Benecuti, makikita. Agoy. Si Chujin goes down. Wow, that flowing blood is half HP na. Like 60% ng ata ng HP ng Angela. Wag kang magpapatamaan na talaga doon. So, Signal Ultra, nakuha nila ang Lord, which means makadepensa naman sila at lalakas yung mga minion waves. Kita mo yung damage dito, Benecuti. By the way, meron siyang Blood Wings na Rhea forced to use the flicker. Imba DJ na sasaktan. Tignan mo yun. Have to be careful. Nakita niya si Hades. Eto, makakuha na ba ng buff si Hades? Yan ang finally tanong. Finally, we'll get it. Try nila i-go si Benecuti. Ginagalawan ni Benecuti. Tumalon nga lang, pero dito si Chakno. Kaya napatempe sa blades na lang si Hades. Make sure na, no? Isure escape mo na. Hindi pa nagsisimula si Chakno. Lumayo ka na agad. Para walang chance, walang oportunidad. Man, sobrang clutch na retribution play mula kay Hades para manakaw yung Lord na yon. Siyempre, may love wave sa bandang baba. Hades will get the push. So, Hades doing things ngayon para sa Signal Ultra. Yep, Hades doing Hades things, mga kaibigan. And yun naman ang power din ng Ling. Yan. Napakadaling pumunta sa Lord at Mang Steel. Dahil basta dumikit ka sa wall na yan, okay naman. At this time, Signal naman ang magnanakaw ng mga blue. Unstoppable force kay Imba DJ pero finlikeran lang. Benecuti, tatalon ba siya? Hindi na lang. Ang yaman talaga ni Benecuti. Ang daman talaga. Okay, tinama na pa na si Benzanity. Pero blue potion na si Benny. Sa Gitno, nasasaktan na lang Hades. Pero kasi masastakan mo. Kaya ba? Kaya ba sa Gitno? E. Jenning, nandito si Benecuti. And Queen's Wings, nakaligtas naman ang ating Yuzong player. At sa ngayon, again, abang-abang wait for the perfect opportunity to strike.
At again, ang unang magkamali dito, malaki-laki ang magiging penalty. So, right. Sigurado na ng X oh. Eh. Mamaya pa na kay Pensanity going for this one. Tank na lang daw. Tank na lang. Unahin na natin. Tingnan mo dito sa Benny Cutie. Nag-flicker na nga parang imbalik siya pero tinulak siya. But sa Gitno is there. Winter Trash ang kaso. Papatalunin ka lang yan. Valir goes down. Stamp. Ginamit na nga dito sa likuran. Going for Sagito. Sagito goes down. Sa likod naman, Benny Cutie nakakuha na ng double kill. Hinahabol sa likuran. Hades tumalon. Rhea! Nakuha na nga nila dito. Rhea, Angela, Leomord, Kopo. Hinahabol si Hate. Hate is in trouble. Hate whoa! Goes down. Nahatak na nga. Pero dito si Big Brain Benny. Going for Chujin. Chakto and Benny Cutie. Trying to go for this. Pero nahuli si Benny Cutie dito. Nice dodge. Online na naman yung ultimate dito ng Alice Benny Cutie. Try to run away. Ultimate ginapit. Kaso na shutdown. Finally goes down. Signal Ultra. The Comeback Kings. The Comeback Kings. Ang spirito. Nandito pa rin. Ang lumang spirito ng Signal Ultra. Mga Balletic clutch oh my God. Nasakit yan. Napakabilo aban sa Torre. At push ng mala. Signal Ultra dahil doon. Kaya-kaya nilang pumasok sa inhibitor turret. We will see. Mukhang hindi. Wala na akong inhibitor dito ang Signal Ultra. Hey, this has to be careful. Nandito si Chuck. Willy po. Okay. Nalala yun, ha? Again, Rhea, ang ganda ng performance doon. Sobrang underrated on that Leomord play. Siya ang that's naging right. Anchor ng that's Signal right. Ultra doon sa engage na yun. We'll see here on Legit Instant. Replay, hashtag shave the day. Na kaya na yatang tapusin ng exe, pero sabi ni Rhea, hindi pa ako tapos. Basta may Angela ako, babalik at babalik, the critical hits will go in. Exactly. And we'll be able to fight off. Nakikita natin kasi na yung kahinaan ng isang Lancelot sa late game, di ba? Parang kailangan nilang yan tumakbo na tumakbo, Thorn Rose takbo. Because that's the nature of the hero. Hindi yes. siya pwedeng makipagpalitan. At, ampas. At pag nagkamali ka, hindi ka ganun kakunat. Exactly. So pag nagkamali ka ng Phantom Execute, magkamali ka ng Puncture, mali exactly. ang position mo sa mapat, nahuli ka ng isang Kufra, katapusan mo na hindi ka nagagalaw. Bilis din kumuha ni Hades at ni Leomord dito ng Lord. Sobrang bilis nila damage pat nandito si Chakno. Tapos patan na ang ginagawa ng Signal Ultra Execration. Nalang kayo tatalon. Benny Cutie's here. Position ni Compensarity. Wala siyang tatamaan. Phantom Sting ginamit na nga dito. Lord! Nakuha ni Nasio dito! There's a Thorn Rose! At doon sa gitna. Pero mapapatay pa rin si Hate. Chakno is gonna be taken out. But that's immortality. Sa gitna. Nagsusurvive dito. Benny Cutie doon sa backlines. Pero minions na yata hinahabol niya doon. Sa gitna na lang. From the backlines. Chakno running away from Rhea. Nag-regen na nga. Oh, na-dodge na rin si Pensanity. Decision mula kay Benny Cutie. Mag-clear na lang. Oh, Chakno oh, gonna be caught. Pero may ejector para makalayo. Pensanity, stretching, tataklon. At tinamaan na nga doon si Chakno. Dead for 42 seconds. Napigilan pa. And of course, the Lord. Even though it's a Luminous Lord, hindi na yan makakahampas. Doon sa base, uunahan na ng Signal Ultra bago pa makating sa kanilang mga gate. Oh, Benny's here. Nastan na nga. Forcing the Tempest of Blades. Kuha ang sakit ng damage, but there's the ultimate. Nakuha niya yung purple buff doon. Nalaban ba siya? Kunat niya. Napakakunat niya naman. Winter Thrash is gonna be used, but this is 4-1. He goes down. The late game, wala nang malakas sa apat. Except for maybe a few other heroes. Pero again, very limited lang ang kayang tumagal sa ganun. No Winter Truncheon also means na hindi din talaga siya tatagal sa burst nitong si Hades na napaka nakahabol na. 6-2 and 10 on the link. Tumatawag na yun. Ah, nag-re-ring. Matawag na, sir. Nag-re-ring na yung telepono natin. Oo. Yung tatay ni Kuya Chin. Tatay ni Chin. Na ano na. He's calling. Natunugan na yata. Na, he's teka, calling. Parang may maling nangyari dito. Scary. 20 minutes. Sabi ng Signal Ultra, hindi kami magpapatalo. Basta-basta. We will not go down without the fight. Nani, umagos na ulit yung comeback king sa dugo nila eh. Oh, yung mga espiritu ng mga nakaraang Signal Ultra, no? Oo. Sumasapi. Saktong-sakto gumawa ng video sila. Disanya, sila D, sila Tets, and the Bluff si feeling it proud. Sama mo na rin si Pew at si Yaku para sa Signal Ultra. Pero ngayon, totally different na. Iba ang storya na gustong gawin ng Signal Ultra in their rookie season ngayon sa MPL Season 6. Again, yung power nila dati is super late game decision making. Kaya nananalo sila sa late game kahit sobrang lugi na simula ng laban. Kaya nilang lagpasan yung mga ganung klaseng problema. Basta maganda yung decision mo na ginagawa dito
sa late game, which is ginagawa din naman ngayon ng current roster ng Signal Ultra. Oh, they're being very careful. Sino na magpapakita? Sila Rhea ang una nagpakita. Sabi niya ito, Max, ayaw baka na dyan. Bait? Sagitto ni Hades once again, napaulti dito si Sagitto. Pana, hindi tatama. Double pa rin ni Hades. Crossover. Yung dragon, haabutan ba niya? Meron pa rin siyang talon, pero hindi na lang niya papuwersahin. Oh. Rhea is here, Hades here as well. Pensarte, hindi tatama yung stun. Sabi ni Hades, talon na lang. Haabot pa siya. Naku po! No! No! Okay, okay, okay. My heart! Mini heart attack. My heart! Anybody who's supporting Hate, for sure, na mini heart attack doon. Pero sa bagay, Lancelot yun, may Phantom dami Execution. Dami ng tangas eh. So may punk. Pero nakita mo kanina yung Phantom Execution na cancel. Na-cancel eh, no? Nung attack, no momentum. Was it called the momentum? No, I think it's the ano eh. Tingin ko yung... Iba na yung tawag din yung dash? Yung dash na yun. Decimation. Decimate. Oh, no, yun. Basta yun. Oh, iba DJ! Naman, pero nag-ulti agad. May kontra si Pensanity. Tumama yung ulti sa isa. Ito na si Rhea with the Phantom Steed. Ito Max is in trouble. Ito Max goes down. Si Benny QT mapapatay na rin. Pero may immortality. Kaso, wala na pala. That's gonna be the Alice down. 3 na lang. Natitira sa execration. Kaya ba nilang mag-survive dito? Wala silang clear. Apart from the Thorn Rose. Nako po. Akala ko may immortality si Benny. Pero wala pala. Hindi na kayang lumaban ng execration ng sabayan. 5v5 na yon na in-engage with very weird positioning, very optimal positioning rather for the fight. Pero hindi pa rin nila kayang isabay yung firepower. Yung late game ng Lancelot, nag-fall off na at kinakaya na ng Signal Ultra si Benny Cutie. That's right. This is the Lord. Kinuha ng Signal Ultra, walang magagawa ang execution dito. Knowing that eto Max and Benny Cutie, they're both out. Pangatlong Lord ng ating laban mapupunta sa Signal Ultra. Alam ko iniisip niyo na sana nag-split push yung exe, pero kung iisipin niyo din, mahirap mag-split push laban sa isang Ling. That's na right. Pag that's ginawa right mo yan at nahuli ka na mag-isa, most likely, yan ikaw pa ang madadali. Kaya mahirap din mag-split push sa game na to for exe. I definitely agree. Kasi may magdaming habol. Sabihin na natin, pwede mag-iwiwala si Leomord, si Angela at si Ling. No matter what happens, mayroon silang match-checkmate kung sino mang mag-split push ng exit. Yep. Optimal items na and the gold actually starting to matter a little less. Even though 13k gold lead ang nangyayari dito para Signal, parang medyo mag-lock items na din eh, halos. Oh, nasa potions na lang din yan. Si Hate. This Lancelot, kailangan niya ng perfect Lancelot game para sa late game na to. Tumalon na yung Lord sa gitna doon sa Inhibitor, pero nag-clear naman ang execration. Top lane na doon si Chakto. Sa gitna na doon na nga yung Lancelot. Ang sakit with Tempest of Blades gonna be used. Yung talon nga naman, Phantom Steed is there to for the follow. Benny Cute in trouble. Benny Cute mapapatumba na nga ng Signal Ultra. Nag-gabol sa top lane si Rhea, pati yung Angela. Yung Tori, isang kalapit na lang. Yun na nga, sa gitna going for the Dragon Form. Kinikiliti na lang yung Signal Ultra at this point. Yep. Where's the damage if your execution? Chakto, sasaktan na rin. Nasa na si Hate, nandun sa likuran. Wala kasi siyang magawa kundi mag-Thorn Rose na lang. Damage from Signal Ultra is overwhelming at this point. Wala nang ulti si Sagitno. Ngayon, Chakto, paano mo isasolve ang problema na to? Hate is nasasaktan pa rin yung Sagitno. All due fairness, at makakapag-clear, makakapag-depend sa execution. They need to clear this wave once again. Waiting for Benny QT. 18 seconds. Phantom Steed gagamitin. Nice dodge with Aid of the Thorn Rose. Chakno looking for the jump. Pero pang takot lang. Si Hades yung talagang target nila dito. Sagitto going for that one. Hades. Yung Tore, mapapatumbaba. Tempest of Blades, ginamit na nga. And finally, they will take the Inhibitor. So, wala na yung number sa execration. Sagitto, nag-ultimate na nga. Hades, siya yung sinaniban. Chakno with the flicker. Hindi niya may ejector. And execration, mawawala lahat ng Tore nila. Pero at least, buhay pa rin sila. Still to be able to defend again. Only wave clear yan for sure with the help of the Alice. Pero sa team fight, kita nyo naman, Signal Ultra. Talagang binibigay na ang lahat. Lahat na ng galaw, lahat na ng counterplay. Sanity! Hold on. There you go. Try to go for a pick. That's fine. Signal Ultra are trying to just not make mistakes then at this point. Kasi legals ka pag nagkamali ka talaga dito. Kung sino una magkamali ng masama, yun. Yun na yun. It's over. Whew. For Signal Ultra, syempre, mas mabigat para sa kanila. Kasi isang talo, they're out. Yep. Now, Pensanity gonna be caught with the ejector.
ang kunat din, may immortality pa yan. Reinforcements are coming. Ito na si Hades. May punishment na. Phantom Steed gagamitin na. Nag-ulti na rin si Bensanity dito. Going for the backlines. And ito si Rhea with that Love Waves. Hades poking. Ito na si Etomax. Sa likod, nandun pala si Benny. Arrow, not gonna connect. Kinahabol na si Benny Cutie. Nag-ultimate nga. Surviving through it. Winter Trunchot. Kaya gagamitin. Hindi na umabot. That's the Tempest of Blades to finish him off. And that might be the mistake. Ito na yata yun. Ng Signal Ultra. Oh, sa late game, sabi kina ni Pao, walang masyado magagawa ang Jawhead. And right now, even with Shaq Nu piloting this hero, parang nagiging medyo mahirap na nga na maka-pickoff, lalo sa lineup na to. Yeah. Hate, nakita dito si Chujin. Oh, okay. Tumatalon. Yan ang overcommit yata Signal Ultra dito. Under the base, masakit yan. Sa gito, na-zone out lang sila. Clearing waves na lang. Ang execration, Phantom Seed gagamitin sa likuran. Hate, kill yung damage with Sarty, pero yung base. Papapatubo na ba? Hindi pa! Hate! They will take down Hades, pero kulang pa rin. Signal Ultra.